Dagdag kaalaman po, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang Pebrero ay mayroon lamang 28 days? Ang September may 30 days, ang October naman may 31 days at November mayroong 30 days. Alam nyo, kung history po pagbabatayan, abay malulugaw ang utak natin na maintindihan ang sagot sa tanong na yan. Pero susubukan natin na gawing mas simple para maintindihan ng mas madali. Ang isang buong taon, meron pong 365.24 days. Kung meron tayong 12 months a year, bawat buwan, lalabas, meron dapat 30.5 days. At yayamang hindi pwede ng isang buwan, meron pong butal, kaya nangyari na may buwan na mas maraming araw, meron naman po mas kakaunti. So meron tayong 365 days. E kung 12 months a year, lalabas, 30 days each dapat. So, meron pa tayong sobrang limang araw. Ano kayang gagawin sa limang araw? At dahil ang Gregorian calendar ang sinusunod po natin, kaya meron po tayong 7 buwan na may 31 days, 4 na buwan na may 30 days, at February na may 28 days, for a total of 365 days. Eh bakit ang Pebrero naman ay minsan meron 29 days? Ito ay dahil sa tinatawag po na leap year. Kada 4 na taon ay nagiging 29 days ang Pebrero. Ito po ay corrective measure dahil hindi lamang po 365 days umiikot ang mundo sa araw. Kaya sumusobra ng isa kada 4 na taon. Dami pong computation, no? Pero sana may natutunan po kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.